What's up guys, attorney? Hindi, what's up guys? Mark Ramos po ulit, alas 6.30 ng gabi, Antipolo, Pilipinas time. Hindi po tayo attorney. So, bakit tayo may clutch bag? Para magmukha lang attorney, di ba? Dahil ang pag-uusapan po natin dito sa topic na to is usurpation of authority. So, baka sabihin ng iba dyan, bakit mo dinidiscuss yan? Hindi ka naman lawyer, di ba? So, para magmukha lang attorney. So, uulitin ko po. Bago mag-umpisa ang vlog na to, baka ako eh, makasuhan ng usurpation of authority. Huwag naman po sana, ulitin ko po, hindi po ako lawyer. Ang tanging pinapairal lang po natin dito sa vlog natin, habang tayo ay gumagawa ng mga reaction video, ay tanging common sense lang po natin. Yun lang po, sentido common lang po. So, usurpation of authority, bakit ko i-discuss sa inyo to? Ito yung isa sa mga ikinaso nung kabilang kampo kay Colonel Bosita. Okay, bakit ko sasabihin na imposible na pumasok or na maikaso kay Colonel Bosita ang usurpation of authority? Okay? So, babasahan ko kayo ng isang artikulo pero hindi ko nabubuuin. Itong artikulo na to is Article 177. Ipinapaliwanag dito ang usurpation of authority. Pisahan natin. Any person who shall knowingly and falsely represent himself to be an officer, agent, or representative of any department or agency of the Philippine government. Kayo po ang tatanungin ko, si Colonel Bosita po ba ay nagpapanggap na isang colonel? Di ba? Hindi naman po. Talagang colonel na po ang tawag sa kanya ever since pa po. Retired nga lang po. Kaya po, masasabi ko sa inyo na walang pagpapanggap na ginawa si Colonel Bosita doon sa video ng Chinelas issue. Di po ba? Colonel naman talaga siya eh. Talagang colonel ang tawag sa kanya ng mga tao, Colonel Bosita. Di ba? And napag-alaman ko na from major na rango hanggang pataas, pwedeng gamitin ng mga dating opisyal ang kanilang mga rango bago ang pangalan nila. Unless kung ito ay isusulat, dapat nakasulat doon ay kunyari Colonel Bosita retired, merong retired dun sa dulo. So yun po. Pero pwede pa din po nilang gamitin yung kanilang mga rango kasama nung kanilang pangalan. So wala pong pagpapanggap. Okay? Tumawag ako sa RSAP officer. Ito yung nalaman ko kay Madam. Ayun na naman, mahiwagang Madam. Okay? So, napag-alaman ko kay mahiwagang Madam na ang RSAP pala ay rehistrado sa SEC or Security of Exchange and Commission. Isa pong sangay ng gobyerno ng Pilipinas. So, ang Riders Safety Advocate o RSAP ay rehistrado sa SEC at kasama sa pinirmahan o nilagdaan at isinumite ni Colonel Bosita sa SEC ay ang task na to protect the right and the freedom of the riders. So, sa madaling salita po, isa sa misyon ng RSAP or Rider Safety Advocate of the Philippines ay protektahan ang mga kapwa natin riders sa kalsada sa pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas, at isa na din dito ay yung tamang paggamit ng kalsada para sa kanilang proteksyon. Balikan po natin yung usurpation of authority. Kung ang gobyerno ng Pilipinas po ay binibigyan sila ng pahintulot or authority na protektahan ang mga riders natin, ano po ang ibig sabihin nito? Wala pong usurpation of authority na nalabag si Colonel Bosita. Dahil po, isa po yon sa ibinigay ng SEC na task para sa kanila, o isa yon sa nilagdaan nila, o isa yon sa ipinasa nila na gagawin nila at inaprubahan ng Security of Exchange and Commission. So, parang sold na, di ba? Parang alam na natin, walang usurpation of authority na nalabag. So, tuloy tayo. Dahil nga may ganitong galawan, may ganitong mga kasuhan, di ba? Only in the Philippines na pag ikaw ay tumulong, hahanapan kanila ng legalidad or masasabihan kang epal, or the worst is makakasuhan ka. Kagaya nga nung nangyari kay Colonel Bosita. Okay? So dahil may mga ganitong galawan, napaisip ngayon si Colonel Bosita. Ano yung napaisip
napaisip. So, yung Rider Safety Advocate of the Philippines, kung sa umpisa pa lang po ng word, is riders. So, siguro, sabi niya sa isip-isip niya, baka mabutasan ako dito ah. Tumutulong na nga ako eh. Talagang gusto pa akong kasuhan o kinasuhan pa ako. So, naisip niya agad na baka mamaya, truck driver, taxi driver, bus driver, or kung ano pang driver ang matulungan niya, iba to sa kanya nung mga pwedeng magkaso sa kanya. Yung papeles mo sa SEC o yung legalidad mo sa SEC para lang sa riders yan. Ito, bus na tong tinutulungan mo. Ito, truck na tong tinutulungan mo. Hindi mo na to sakop. Usurpation of authority ka na naman. So, pwede na namang mangyari yung ganun. So, naunahan na agad ni Colonel Busita. Naisip niya na agad na posibleng mangyari na naman sa kanya yon, natutulong na naman siya at kakasuhan na naman. Diba? Saklap na eh. So, dito na ngayon, pumapasok ang to, Road Safety Advocate of the Philippines. So, ano po ba ito? Ano ang pagkakaiba nito sa Rider Safety Advocate of the Philippines at Road Safety Advocates of the Philippines? Wala po. Magkapatid lang po sila. Ito lang po ay pinalawak, pinalawig, at nang sa ganon, legit, lehitimo, na pwedeng tumulong si Colonel Busita doon sa mga kapwa natin, bus driver, truck driver, taxi driver, jeepney driver, at kahit ano pang driver. Di po ba? So, mas pinalawak po. Mas pinalawig po. So hindi na po tayo nangangaba na kapag po bus driver, truck driver, or jeepney driver ang tinulungan ni Colonel Busita, makakasuhan na naman po siya. Di ba po, nung una, or nung dati, is Rider Safety Advocates of the Philippines pa lang, pero ang gawa ni Colonel Busita, walang pinipili, di ba? Kahit na sino. Kahit na sino ay tinutulungan yan, mapatruck yan, mapabus driver, basta ginagawan ng maling huli or maling pagpapatupad. So sa pagkakataong to, mautak tong mamang to eh. Matalino si Colonel Busita. Inunahan niya na. So lagyan ko na ng Road Safety Advocates of the Philippines. Nakapaloob na dito yung bus driver, yung truck driver ay pwede nating tulungan at pwede nating sagipin sa mga huli na hindi naaayon sa batas. Sino na naman ang panalo dito sa Road Safety Advocates of the Philippines? Buong mamamayan ng Pilipinas na naman po. So ngayon, legal na tayong tumulong or legal nang tumulong si Colonel Busita sa lahat ng motorista. At for sure yan, magkakandak din yan or gagawa din yan ng webinar or mga seminar para dun sa protection ng mga kapatid nating bus driver, taxi driver, lahat ng driver po, four wheels man, para maproteksyonan yung karapatan at kalayaan nating mga driver or mamamayang Pilipino sa kalsada. Di po ba? Kung matiwasay o maayos lahat ng nasa kalsada, mapa-enforcer, driver, alam yung safety, yung mga enforcer natin, maayos, hindi lumalabag sa mga ipinapatupad nila, magiging maunlad po ang Pilipinas. Dahil po ito ay makakaapekto dun sa turismo natin, kagaya ng nabanggit ko dati. Isa po sa nakakapagpabagal ng turismo natin ay dahil po yung mga foreigners, alam nila na sa kalsada natin ay usong-uso ang kotong. Ayaw na ayaw po nila yun. Or usong-uso po ang korupsyon sa kalsada. Ayaw na ayaw po ng mga dayuhan, lalong-lalo na po yung mga puti. Ayaw na ayaw nila yun. So kaya po, kapag ang ating kalsada ay matiwasay, maayos, malinis, walang korupsyon, lalakas po ang ating turismo. Pag sumigla ang ating turismo, lalakas ang kita ng ating bansa, unti-unti po tayong magiging mayamang bansa. Di po ba? Kaya kailangan maayos yung kalsada natin. Colonel Busita po, kaya niya yan. Sa araw-araw po namin nag-uusap, alam ko po, nararamdaman ko po, na kayang-kayang lutasin ni Colonel Busita yung problema natin sa kalsada. Malaking problema po yan, yung sa kalsada natin. Ang kailangan lang po ni Colonel Busita is yung position. Alam niya ang solusyon, kailangan lang ng position.
So, sino po ba ang makakatulong kay Colonel Bosita para maiupo yan or para mailukluk yan? Tayo po. Tayo pong lahat ng mamamayan Pilipino. Hindi lang po mga motorista, hindi lang po mga riders, buong mamamayan Pilipinas. Dahil po, turismo po ng Pilipinas, yung posibleng maiangat ni Colonel Bosita at magawa ng solusyon kapag po yung tao na yan ay nakaupo na. Po ba? Nagigets nyo po yung flow? Dahil po pag malakas ang turismo ng Pilipinas, yayaman ang Pilipinas, dadayuhin tayo ng mga dayuhan at kikita ang ating bansa. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Kayo na po ang bahala kay Colonel Bosita. Alam nyo na ang gagawin nyo. Diba? Pagdating ng eleksyon, alam nyo na. Antabayanan nyo lang po dito sa channel natin kung ano-ano po yung mga updates tungkol kay Colonel Bosita at doon po sa mga natutulungan ni Colonel Bosita. Bibigyan ko po kayo ng update bukas tungkol po kay Errol kung ano po ang nangyari doon kay Errol na rider na hinold yung license sa Baguio ng LTO. Magandang gabi po. God bless. Have a good night.